Kamusta mga kabit? Sa episode po na ito, ituturo po natin kung paano mag-setup ng router sa ating pong laptop or sa ating computers. Even sa cellphones para po natin magamit yung wireless device natin. So, buksan po natin. Yung akin pong monitor ay nag-flicker. Mayroon siyang may epileptic na tong monitor na yan. So ano pong meron siya sa TP-Link natin na router? So meron siyang 4 modes. So Rage Extender, meron siyang access point, meron siyang WISP, and router at the same time. So yan yung kagandahan meron dito sa router nito. Tingnan natin yung likod. Ayan. So kung napansin yung likod, meron siyang power para rito, no? And then meron siyang WPS reset. So kung tayo ay nagkaroon ng problema doon sa pag-setup, pwede natin siyang i-reset para bumalik yung kanyang default settings. And then ito yung mga modes na pwede nating magamit. Pwede nating i-apply. So basically ang gagamitin natin dito is router lang muna siya in the meantime. Kasi router yung ating setup. So pwede tayong gumamit ng access point mode. Pwede naman siyang range extender kung gusto natin. So hindi pa tayo mag-extend, pero madali lang din siya gamitin kapag i-extend mo na. Halos same lang siya sa pag-setup ng router. Babaguhin lang natin yung kanyang mode. So sa mode na gagamitin natin sa ngayon is para lang sa router muna. Okay, so yan. Buksan natin. Medyo may-upi siya, pero I guess hindi naman apektan yung mode. Ang in-expect ko, mga kabit, ay mas malaki to compared dun sa ano. Pero ang liit-liit niya pala. Ayan, ang cute-cute niya, no? Kala ko malaki siya. Pero sobrang liit niya pala. Well, na-disappoint tayo ng konti ron. Pero okay lang. At tingin ko, powerful naman to. So, meron siyang tatlong ports. Ayan. So, yung isa is para sa internet. One. Ano, nakikita nyo? One. Then LAN 1 at saka LAN 2. So hanggang 2 ports lang siya. Yun kasing normal na router ay hanggang 4 ports. Ayan. And then ito yung reset natin. So, itry natin. No? Buksan natin yung ating laptop. And then i-connect natin. So meron siyang UTP cable para magamit natin to set up yung ating router. Paano ba gamitin yung UTP cable na to? Actually, pwede kang mag-connect dito ng Wi-Fi ang gamit. Pwede mo siyang ma-setup na Wi-Fi yung gamitin. Yung wireless access. Pero hindi mo na kailangan ng wireless access kung meron ka na nito. Mas madali kang makakapag-setup ng router kung meron kang cable. Kasi directly connected ka tayo dun sa router. And once na nakasaksak na siya, nag-iilaw na siya ng ganyan. So, nag-blink siya, nag-orange siya dahil walang internet. Hindi nakakonnect pa sa internet. So, wala tayong access para sa internet dito. So, naka-wifi siya. Ibig sabihin, enabled din wifi dyan. Ayan. So, wala pa tayong internet. Kaya nag-orange siya. So, ito, umiilaw naman to kapag merong nakasaksak na cable papunta dun sa ating laptop. So, buksan natin. Ayan. And then, i-connect natin itong sa likod na to dun sa ating router.
Ayan, napapansin nyo mga kabit, no? Meron na siyang kulay green, kanina ay naka-orange siya. So ibig sabihin pag orange, wala siyang connection. So meron na tayo, enabled yung wifi, enabled yung internet natin, yung nasa pangalawang, nasa gitna, na kulay green. Ngayon, isaksak natin to, itong isang UTP cable, papunta dun sa first LAN, punta dun sa ating laptop. Galing sa first LAN ng router natin, papunta dun sa ating laptop. Ayan, nag-ilaw na siya. Ibig sabihin ay meron na tayong connectivity galing dun sa ating router papunta dun sa ating laptop. Kung napansin nyo, sa laptop natin, meron na tayong internet. So, sabi ko nga kanina, hindi na natin required na mag-connect sa wireless access kung tayo naka-cable. So, automatically connected tayo sa ating internet. So, yun yun. So, from router, galing po sa router yan, papunta din sa isa pang router. Okay. And then papunta dun sa ating PC. So ang scenario po na kung bakit gumagamit tayo ng dalawang router papunta dun sa isa pang router, eto kasi kapag ka meron tayong mas madaming load dyan na nakapasok, yung nakakonect lahat dyan yung devices natin, ay mas mabigat yung load ng router. So iinit siya ng iinit. So dito kapag yung address ay pinasa na dito, isang address lang yung nagagamit. So ayan, meron tayong connection. And then, para ma-check natin kung meron tayong access, so pumunta tayo dun sa likod ng router. Makikita nyo yan. Ito ngayon yung nasa likod ng router. At i-check natin yung kanyang address. Yung nasa baba. Default access, http://tplinkwifi.net. So balik tayo sa laptop. Nakakonect na tayo dun sa ating router na nakasetup ngayon. So basically, yun lang yung steps kung paano mag-connect at paano i-setup yung ating router. Punta tayo dun sa wireless para mabago natin yung wireless name, yung SSID. Pwede natin itago kung gusto natin. And then yung password, the same time pwede natin baguhin. And then sa advanced, andun pa yung ibang mga pwede natin gagawin. Pero sa ngayon ay dun lang tayo sa part para makapag-connect or ma-setup natin yung ating router. Yun lang mga kabit, at salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel.